Hello mga ka-farmers, ayan, magre-report tayo sa nangyari sa ating mga goat for the last 7 months. Ayan, so 7 months na silang lahat and let's see kung ano nangyari sa kanila dito. Isa mapagpalang araw mga ka-farmers, ayan, ito na yung ating mga kambing. Ayan, isa lang yung sa loob ng 7 months, ito, nag-iisang kid yung talagang lucky or blessed na nabuhay. Ayan, dalawa sana yan, nadalaga na ng inahin yung isa. Ayan, sa loob ng 7 months, may isa naman tayong kids. Bali, pito sana yan lahat kung nabuhay. Yung anim. Ayan. So, lahat na, yung anim na yon, lahat patay dahil pinanganak sila, panahon ng tag-ulan, and hindi nabantayan. Ayan. At, dalawa sana yung kid na buhay na yan, so, nadaganan yung isa nung kanyang nanay, and iyan nga yung isang natira. So, bali, lahat ng kids na namatay sa atin, pito. Ayan. So, pito. And, ayun, so patuloy pa rin tayo sa loob ng 7 months na nga silang lahat ngayon. 7 months na silang nananatili dito sa farm. And kung nabuhay sana yung pito lahat na yun, so napakarami na nila. Ayan. So, ayun, patuloy lang tayo guys. And kahit tayo namamatayan sa oras ng tag-ulan, tuloy lang tayo and natututo tayo sa mga bagay na nangyayari dito sa ating farm. Tulad ng tag-ulan, kailangan na talagang ingatan natin ang ating mga kambing. Kung maaari lang, hands-on tayo or tutok nating bantayan sila kapag umuulan. Ang problema sa akin, may isang problema sa akin sa pagpa-farm ng kambing, hindi nakatutok yung ating nagbabantay. Hindi rin natin masisisi siya or ako. And kasi talagang inisip natin noon pa na hands-on talaga ang pag-aalaga ng kambing, but syempre nilakasan ko lang ng loob and tanggap ko naman yung mga pangyayari na yon. Ayan, namatayan nga tayo ng lahat ang namatay sa atin ay siyam na kambing. Ayan, dalawa yung kinagat ng aso at saka yung namatayan din tayo ng isang inahin dahil sa sipon. Ayan. And namatayan tayo ng pito na kids. Ayan. So lahat sila ay sampu na lahat ng namatay. Ayan. So pitong kids yung namatay, isang inahin, and dalawa nga yung kinagat na ng aso. Ayan. So bali napakarami yung namatay sa atin, but patuloy pa rin tayong nagpaparami ng kambing and hindi tayo susuko. And ito nga, nadagdagan tayo ng isang Anglo-Nubian. Ayan, pure breed Anglo-Nubian po yan na buck. And ayan po yung magpapalahi sa ating mga native na natira. And nag-iingat na po tayo ngayon. Nag-i-inject na tayo monthly ng ivermectin or yung pang pampurga or pang deworm. And bukod po doon, nag-inject din po tayo every 15 days ng vitamins. Ayan, para sa kanila yung vitamins na ini-inject natin. And dahil sa nagdaan na pangyayari sa atin, medyo nag-iingat na tayo. Ayan, and we pray na patuloy silang dumami. And talagang ganon, kailangan nating tanggapin yung mga pangyayari or bagay-bagay na dahil na rin sa hindi natin talaga pag-hands-on. Ayan, so tips lang mga kagoti or mga ka-farmer, kapag mag-aalaga kayo ng kambing, kailangan talaga 100% na nakabantay kayo sa kambing or hands-on yung pag-aalaga nyo ng kambing, kasi napakasila nila unang-una kapag nanganak. And nanganak pa sila ng panahon ng tag-ulan. Ayan, napakasilan. And maaari kayong mamatayan. Alam ko, hindi lang ako namamatayan sa oras ng tag-ulan. Napakarami magkakambing ang namamatayan ng mga kids
kapag nanganak sila or nagkataong nanganak sila sa tag-ulan. Ayan, so medyo maging aware po tayo sa pag aalaga ng kambing at pag take care sa kanila kapag panahon ng tag-ulan. So naging aral na rin po sa akin yon. And ngayon nga, nag-iingat na tayo and sinusuportahan na natin sila ng pampurga. Ayan, lalo tigit sa lahat. Ano sila, pre-range. And kailangan natin na talagang purgahin sila monthly. Yun po yung talagang nararapat kasi hindi may iwasan yung makakakain sila ng damo na kontaminado and doon nila nakukuha yung mga parasites or nagiging sani ng pagkakaroon nila ng bulate. Ayan. So, kailangan maging aral na rin sana yon. Ito guys yung ating si Bad Boy. Ayan yung kasamahan ng walong unang binili natin. And back yan. O, yan yung lalaki natin. Na native. Medyo kinulong muna natin or tinalian kasi kailangan natin ito munang siya Banjo or itong ating purebred Anglo Nubian ang ipapangasawa natin doon sa ating mga babaeng kambing na native para magkaroon tayo ng F1 and lumaki yung lahi natin. Ayan. And bibili din tayo ng ano kapag may budget na and blessings ng purebred doe or yung doling na magiging asawa nitong ni Banjo para meron tayong pure na or purebred na Anglo Nubian. Hindi lang yung basta magpapalahi tayo ng native. Although hindi natin tatanggal yung native kasi sa market nga napakabilis mabili nila kasi medyo cheap or mura sila kasi nga native and medyo mababa ang timbang. Ayan. So, ayan, dalangin natin na magkaroon din tayo ng bugod sa Anglo Nubian yung isa pang lahi ng kambing. Ayan, yung Bower. Ayan, pinapangarap din natin yan. Pinagdadasal na magkaroon tayo yan. And ito guys, yung mga damo. Sinunog na siya. Sinunog siya dahil kailangan mawala yung mga tuyo niya sa puno. And ngayon, after a few days, tatabasin na yan. Kaya pulo-pulo yung mga damo na yan. So para sunugin nga, tulad ng sinabi ko sa nakaraang video. And puputuli na yan and next nyan ipapararo na para matanggal yung ugat and hindi na muling tumubo. Ayan, so magkakaroon na ng bagong damo dito sa farm and dadami na yung kakainin ng ating kambing. Next content, dadalhin na natin dito yung ano, yung mga kambing dun sa nasa bahay kasi hindi pa talaga nila kabuanan para manganak. Ayan, so tulad ng sinabi ko sa unang mga content ko, lampas na sila ng 5 months and malamang itong si Bad Boy ang tatay ng mga buntis pa nating tatlong kambing. So in a few days dadali na natin dito yon and dito na lang natin paanakin and babantayan kasi medyo nagdudumi sila dun sa harap ng bahay. And yun nga guys, magtanim din kayo kung meron kayong maraming or malawak na lote sa nasasakupan nyo or sa inyong farm. Magtanim kayo ng mga pakain para sa kanila tulad ng napier grass, ipil-ipil, mulberry and iba pang legumes or porridge na pwedeng ipakain sa kanila para hindi tayo mahirapan kapag umuulan or tag-init. So yun lang mga ka-farmers and see you on my next video. Bye-bye and God bless us all.